What's up sa inyo mga katropa? Kamusta kayo? At kamusta naman ako? You know, so ngayon for today's video ay maganda na naman po yung pag-uusapan natin dahil yung topic po natin ay regarding po dito sa pa-airdrop ni X-Empire. Yes, malapit na nga po yung airdrop and listing na kung saan magkakaroon na po ng value yung X-Empire tokens o yung X-tokens. And also syempre, for sure lahat ng mga nag-grind nito ay magiging eligible sa upcoming airdrop dahil nga po sa airdrop criteria na nilabas po ni X-Empire. Dahil good news nga po, dahil hindi na po required yung 0.5 na ton transaction. At syempre, dito po tayo nagbase sa kanilang announcement, okay? So again guys, before tayo mag-start sa ating pag-uusapan, ay congratulations po muna sa nanalo ng libreng gas fee. Nandyan po yan. Maraming salamat po sa walang sawang pag-aabang, pagsuporta at panonood sa mga contents and videos na ina-upload ko. Thank you po sa inyo lahat. At ngayon, simulan na po natin, okay? So dito guys, kay X-Empire, makikita nyo, naglabas sila sa kanilang Telegram announcement ng airdrop criteria. So ayan, kung makikita po natin dito ay may nakalagay nga na, in this phase, as promised, we will distribute 70% of the supply. At ito po yung unang nilabas nila na kung saan nagkaroon pa ng additional na 5%, yan. Daanan muna natin guys ha, para hindi kayo malito. Na kung saan dito po sa chill phase, na kung saan I think nagkaroon ng calculation or computation ngayon para doon sa mga nag-grind, para syempre maging fair yung pagmimigay nila ng token sa upcoming airdrop. Syempre, di ba may mga criteria dyan na kailangan nilang i-compute, okay? So dito guys, pag-usapan natin, bali 75% na po ng token supply yung mismong ibibigay ni X-Empire sa community. So again guys, yung 25% for sure para yan sa pag-maintain ng kanilang game mismo, okay? So dito guys, may nakalagay na ayan, primary criteria. So dito guys, meron tatlo. Number one is yung number and quality of invited friends. Kuyan, kung marami kayo na-invite, for sure maraming nagtataka dito guys. Ganun talaga guys sa mga crypto projects. Karamihan talaga, yan, malaki talaga yung involvement when it comes to friends. Syempre, community pa rin yan. Pero hindi yan magbe-base yan guys ha. Dahil ang good news dito kay X-Empire, dito may nakalagay na profit per hour. Ibig sabihin guys, kung nag-grind ka talaga at sobrang taas ng profit per hour mo, for sure maganda yung pa-airdrop sa'yo nito ni X-Empire, okay? So dito naman may nakalagay na number of completed quests. Yan yung mga tasks dyan, for sure kasali rin yan. May kita nyo rin sa additional criteria na kung saan ito yung pinag-uusapan natin guys, na yung wallet connection. Syempre, nagko-connect tayo ng wallet natin dyan. And yung pangalawa, speaking of ton transaction, ito na po yun. Diba guys, syempre una akala natin na required yung 0.5 na ton transaction. Ayun nga lang guys, may mababasa tayo dito mamaya na hindi naman pala mandatory or required yung mismong pagkakaroon ng 0.5 transaction, okay? So dito guys, ton transactions, purchases and donations, yan, kasali rin yan. Pero for sure, kasali pa rin yan, pero additional criteria lang siya. Hindi siya katulad nito ni primary criteria na may number of invited friends, profit per hour at yung completed quest, which is ayan talaga yung mismong pagbabasihan ni X-Empire, okay? So dito, kung naka-Telegram premium ka, yan, additional criteria din yan. And also ito na, speaking of purchases and donations in the game have never been mandatory and are not a decisive factor in receiving the airdrop, okay? Kung kaya guys, nag-grind pa rin kayo ng maraming araw, maraming weeks, 'di ba? At ng ilang buwan para mapataas yung mismong X-Empire account ninyo. Good news po 'yan, guys, dahil hindi naman pala required yung mismong ton transactions. And also, makaka-receive pa rin naman kayo dahil nga ang primary criteria, ayan, ay yung tatlong ito, okay? So additional na lang pala yung mga ton transaction, purchases, tsaka yung donation, okay? Ayan. So dito may nakalagay din na we are distributing tokens very evenly so that every participant who contributed to the community and spend time is generously rewarded. So hindi lang siya about sa friends, hindi lang siya about sa profit per hour. Depende talaga yan sa pag-grind mo. Dapat maganda yung ganito. Dapat talaga maging fair sila sa pagbibigay ng airdrop tokens, okay? So dito, yan, nagkaroon sila ng mga important announcement na regarding doon sa token supply amount. At dito malalaman natin yung chill phase, okay? So dito, in-announce na nila yung additional 5% na ibibigay nila sa community na kung saan they have allocated an additional, I think, 34,500,000,000 na X tokens to the community, na sobrang laki nun guys, di ba? So dito may nakalagay na yung 70% nga ay they will distribute it, which is yung token supply nun guys ay para po sa community, yung 70%. Ngayon naman may additional pa na 5%, which is good news talaga, okay? So yung additional na 5% na yun guys, mababasa nyo dito, ayan.
That's why today we are launching the chill pace, na kung saan habang kinakalculate pa, 'di ba, habang nagkakaroon pa ng computation doon sa pag-grind ninyo kung ilang tokens yung marireceive nyo, 'di ba? Sa mga crypto projects ganyan naman talaga, na mayroon munang computation. Maghihintay muna tayo ng mga ilang araw na mako-compute na nila yung ibibigay nila na token doon sa mga accounts na nag-grind, okay? So dito, that's why today we are launching the chill pace, for which we have allocated an additional 5% of the supply. So ito guys, parang pakonsuelo, 'di ba, na nagbigay sila ng additional 5% habang naghihintay tayo sa kanilang computation or tinatawag nating airdrop snapshot, na kung saan doon na kinakalculate kung ilang tokens yung marireceive ninyo, okay? So ayan. Yan. So dito may nakalagay guys na mabilis lang daw talaga yung hintayin natin, and the total airdrop allocation for the community will be 75%. So again guys ha, kung may kita nyo dito kapag nag-open na kayo, parang bumalik siya sa normal dahil nga naka-chill face tayo. So kailangan natin mag-ready for the next season, or sa syempre sa upcoming season nila. And syempre pwede na rin ulit tayo mag-grind katulad ng ginawa natin dati. At ayun, ang kagandahan lang guys ay alam na natin kung ano nga ba yung mga factors na nakaka-affect when it comes to pa-airdrop ni X-Empire. Okay, so dito mas maganda yan, makita natin yung primary criteria and additional criteria, na kung saan meron na tayong, di ba, nakaset na yung mind, nakaset na sa utak natin kung ano nga ba yung pinagbabasihan ni X-Empire, at ito talaga yung igagrind natin for the next season. Okay, so again guys, huwag kayong malilito para po doon sa mga hindi nagkaroon ng ton transaction, wala kayong 0.5 na ton transaction, okay pa rin po yan guys, dahil nga nasa additional criteria lang po siya ni X-Empire. Ayun naman yung good news natin sa araw na ito. Okay, so again guys, maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lang po muna, and peace, one love.